Ang ating iluluto ngayon araw na to ay binagoongang isda. Siyempre, pag sinabing binagoongan, hindi pwedeng mawawalang alamang talong. At itong mga recados natin, mas maraming recados, mas masarap. Ito ring tilapia na gagawin ko siyang prito mamaya. At pagdating naman sa isda, kahit anong klaseng isda, pwedeng-pwede ho yan. So, bali, ang gamit ko dito ay belly part o yung tinatawad natin na tiyan ng isda. Siyempre, kamatis rin. At gagawin ko siyang super spicy. Pagdating naman sa sili, bahala na kayo. Panigurado may mga kapamilya kayo na ayaw naman ang maanghang. Pero sa akin, mas maanghang, mas masarap. Luto ang time na. Pag ganitong mainit na yung palayok, saka nyo bubuhusan ng mantika. Sa kadahilanan, hindi madaling didikit ang ating pre-prituhin. Pagkabuhos ng mantika, hintay lang natin siyang uminit, saka natin ilalagay yung mga isda natin. So bago ko siya ipre-prito ay papagulungin ko muna yung isda dito sa may harina. Hindi na ako naglalagay ng asin since mamaya ay maglalagay ako ng baggoong o alamang. Pag ginagawa ang proseso na to, hindi didikit ang ating pre-prituhin na isda. Ganito lang ang gagawin natin. Bago siya ilalagay sa palayok, kailangan pagpaginin muna para matanggal yung mga nakadikit na arena. Para ganitong slight lang ba siya. At sa puntong ito, sigurado na ako na mainit na mainit siya. So oras na para umpisa natin ang pagpre-prito. Bali, ito ang unang batch at ganun din ang proseso ang gagawin natin pagdating sa pangalawang batch. Nagkataon kasi na marami ang iluluto ko ngayon araw na to. Sa puntong ito, i-check lang natin kung kumusta ng ating pre-prito natin. So almost luto na siya, so pagpatuloy lang natin ang pagluluto ng another 2 more minutes. Every now and then, i-check nyo lang para siguraduhin na hindi masusunog ang iyong pre-pritong isda. At sa puntong ito, ay luto na ang ating isda. Diba? Ang ganda ng kulay, oh. Bali, ilalagay lang natin sa may plate na may paper towel para sipsipin na yung mantika. Sa parehong palayok at mantika, isusunod natin yung second batch. Ganon din ang process. Bakit ba natin kinakailangan i-pre-prito? Sa kadahilanan, kasi mamaya pag tayo ay nag-kiwer-kiwer, at sa mong Tagalog nag-kiwer-kiwer, hinahalo, ay hindi siya madaling mamokmo. Ito, kamajik, hindi siya madaling maghiwa-hiwalay. Kung baga, intact na intact yung pritong isda habang pinahalo natin siya. At saka, nagbibigay ito ng magandang kulay para looks appetizing naman kahit papano. Diba? Kagaya ng unang batch, every now and then, check lang natin ang ating pre-prito para hindi siya masunog at saka even ang pagkaluto niyan. Bale, ito na ang finished product ng ating napritong tiyan ng isda. Sa kaparehong harina, naglagay lang ako ng asin, saka ako iginulong yung tilapia. Para hindi naman sayang, diba? At saka natin itratransfer dito sa pinagprituan natin kanina. Yun. Sa kaparehong mantika at palayok, nagbawas lang ako konti, saka ako ipreprito yung talong para makatipid naman tayo ng mantika ba. Bale, pagpatuloy natin ang pagpreprito hanggang tuluyan na siyang maluto at gagawin din natin sa mga ibang batches ng ating ipreprito'ng talong. Oras na para iluluto natin yung ating binagoongan. Unahin natin yung luya. Pagdating sa hiwa ng luya, bahala na kayo kung ano ang gusto niyo. Pwede namang maliliit o pwede namang ganitong kalaki. Pagdating pala sa paggigisa ng mga recados, dapat high heat lang tayo, ha? Kapag ganitong medyo golden brown na siya, ang bango.
maamoy nyo naman, sasabay ko na yung dalawang ulo ng sibuyas at saka 6 gloves of garlic. Pag ganitong luto na yung Ricardo's natin, maglalagay lang tayo ng space dito sa may gandang gilid. Itatabi lang natin yung mga Ricardo's natin. Sa kadahilanan, para igigisa muna natin yung alamang natin para mas lalo siyang lumabas yung kanyang bango ba. Para ma-absorb niya rin niya yung lasa ng mga Ricardo's natin. Kapag nakita niyo na ang luto na siya, oras na para paghaluin natin yung Ricardo's sa kayong alamang. Next, saka natin ilalagay yung kamatis. Pagdating naman sa kamatis, mas maganda yung hilog na hilog ng kamatis kaysa naman sa kilaw. Halo lang natin. Pagkahalo, itatakpan lang natin siya ng mga a minute to para lalabas yung katas. Check nga natin after a minute. Yun. Durug-durugin lang natin yung kamatis natin para madaling lumabas yung katas. At sa putong ito, ilalagay na natin yung ating napritong isda. Dahan-dahan lang. Dami, oh. Haloy lang natin siya. Pagkahalo natin, hayaan muna natin siyang mag-isa ng mga a minute para ma-absorb ng isda yung mga Ricardo's natin. Saka tayo maglalagay ng tubig. After a minute, check natin. Yun. So sa puntang ito, maglalagay na tayo ng tubig. Bahala na kayo kung gaano karaming tubig ang lalagay nyo. Kung gusto nyo masarsa, mas maraming tubig. Pero kung sakto lang, tansyay nyo lang ang paglalagay ng tubig. After 2 minutes na pagpapakulo, ito nang itsura niyan. So, umpisa na natin ang paglalagay ng pampalasa natin. Unay natin sa durog na paminta. Mas maraming paminta, mas masarap. Next, oyster sauce. Tansyay lang ang paglalagay ng oyster sauce. Sa akin, bali isang spoon lang ang ilalagay ko. Natin haluin. Halo lang tayo ng halo. Grabe, bango. Nakatakam na ako. Next, maglalagay tayo ng sugar. Mas masarap ang brown sugar kaysa white sugar pagdating sa binagoongan. Para sa akin lang ha, pero depende na ako sa inyo. Itong sugar kasi siya ang nagbibigay balance sa alat at saka anghang mamaya-maya. Almost done na tayo. Sa puntong ito, ilalagay ko na yung pampalasa ko, which is sili. Mas maanghang, mas masarap. Pero optional lang to, ha. Pagdating pala sa seasoning, bahala na kayo kung gusto niyong maglagay ng any season. Pero sa akin, mas prefer ko pa rin yung malalasahan ko yung tunay na lasa. So, bago niyo ilalagay yung panghuli, which is yung talong, yung pretong talong, titikman niyo lang para mag-adjust na kayo, depende sa iyong panlasa. Bali, i-warm lang natin ito. Ito yung sinasabi ko kanina na pag once na iprito mo yung isda, kahit halo ka ng halo, buong-buo pa rin ang kanyang laman o yung texture o itsura ng ating prinitong isda. Kahit durug-durugin mo pa, buong-buo pa rin. Parang pagmamahanga sa'yo na kahit dinurug-durug mo, buong-buo pa rin. Ito, ka-magic ah. At ang panghuli sa lahat, ibabalik ko na o ibabalik na natin yung naprito natin na talong. Saka natin haluin sa huling pagkakataon bago natin ilagay sa hapagkainan. Ito na ang finished product ng ating binagoongan spicy isda. Kainan na! Ready na ang ating hapagkainan.